Dahil sa sinabi ni Consolacion, mas lalong nagmalabis ang mga albularyo na pigilan ang mga kampo ng kadiliman. Para sa kanila, kahit ikamatay pa nila, pipiliin nilang lumaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Consolacion ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon sa kanya, para umayon sa kanila ang pagkakataon, kinakailangan nilang hintayin ang pagbabalik ni Uben. Naniniwala siya na sa bagong kapangyarihan itong tatanganin, magsisilbi yung malaking tulong para sa kanila. Dagdag pa niya na, kapag nagawa na nito ang mga bagay na ipinapagawa niya, yon ang magsisilbing hudyat ng panibago nilang pag-atake. Dagdag pa niya na, para maisakatuparan ng kanyang mga naiisip, kinakailangang mag-ingat ng kanyang mga kasama. Para magawa ito, sa loob ng 2 araw, mananatili sila sa kanilang mga teritoryo, nagbabantay at nagmamasid. Ang mga panahon kasing yan, gagamitin ni Consolacion sa pagsusubok sa bagong kakayahan ni Uben. Matapos namang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ang mga albularyo bilang pagsang-ayon. Pagkaraan pa ng ilang minutong pag-uusap, umula ng malakas kung kaya't ang ginawa nila, sumilong sa kanilang mga kubo. Habang pinagmamasdan nila ang unahang bahagi ng kakahuyan, doon nila nasilayan ang iilang mga engkantong naglalakad na halos kasing taas ng isang matandang puno. Punong-puno rin ng balahibo ang buong katawan nito at meron yung 4 na paa na gawa sa kawayan. Nakakapanindig balahibo rin ang pagmumukha nito sa kadahilan ng merong kawangis ng tao sa may bandang leeg nito na nakabitin patiwarik. Maya-maya pa, pag-alis ng nilalang na yon, hindi naman nila maiwasang mabahala gawa ng pakiramdam nila, papalapit na ng papalapit ang kanilang mga kalaban. Sa pagtigil ng ulan, inilahad ni Consolacion na maaaring alipin ng mga mambabarang ang mga engkantong yon. Malakas din ang kanyang kutob na nagmamasid at naghahanap yon ng paraan kung papaano sila mapasok. Sa pagsapit ng gabi, sakto naman ang pagbalik ni Uben kasama ang maharlikang engkantong libon. Paglitaw ng mga ito sa lagusan, agad naman yung sinalubong nila Consolacion para kausapin. Matapos nilang magkaroon ng konting talakayan, minabuti nilang ituuna ang kanilang paksa sa plano ng kanilang grupo. Tinanong rin niya ang binata kung ano ba ang nakuha nitong mutya at kung ano-ano ang mga pamamaraan nitong natutunan. Nang marinig naman ni Uben ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Marami ho akong natutunan sa lugar na yon. Pakiramdam ko, kayang-kaya ko nang pasukin ang kanilang kuta. Taglay ko ang kakayahan mong magkubli at magtago. Sabihan nyo lang ho ako, Ginang Dibino. Papasukin ko ang lugar nila at dadalhin ko rito ang babaeng baong pinagmumula ng kaguluhan." Nang marinig naman ni Consolacion ang sinabi nito, agad naman niya yung tinutulan dahil meron pa siyang mas magandang plano sa binata. Pagtitig niya sa mga mata nito, mahinahon naman niyang inilahad doon ang nais niyang mangyari. "Hindi ang babaeng baong punterya mo. Nais kong patayin mo muna ang mambabarang at mangkukulam na nakapalibot dito. Sila ang ating mga tinik na kailangang putulin. Huwag mo silang mamaliitin, sapagkat kagaya ng mga hukluban, nagtatangan rin sila ng mga pambihirang kapangyarihan. Nararamdaman ko, unti-unti nang lumalakas ang kanilang grupo." Sagot naman ni Consolacion kay Uben. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, doon na nila tinalakay ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Ayon kay Consolacion, habang dinidepensahan nila ang kanilang lugar,
kinakailangan ng umalis ng palihim ni Uben. Sila ang magiging pain nito upang hindi na gaanong mahirap ang dadaanan nitong mga lugar patungo sa nayong kinaroroonan ng babaeng bao at mga mangkukulam. Dagdag pa niya na, para makuha ang atensyon ng mga ito, papaslangin nila ang iilan nitong mga engkanto na kasalukuyang gumagambala sa kanilang teritoryo. Kapag may naaktuhan din silang mga aswang, igagapos nila ang mga ito sa puno at hayaang sunugin mismo ng araw. Inilahad din niyang muli silang magpaparamdam sa baryo nang sa gayoy maalerto ang mga ito. Nang mapagkasunduan na nila ang plano, hindi na nagsayang ng oras itong si Uben. Bagaman pagod buhat sa pagsasanay, pinilit niyang gawin ang nais mangyari ng babaeng dibino. Sa paglalim ng gabi, matagumpay naman siyang nakalusot sa hanay ng mga itim na engkantong naglilibot sa buong lugar. Pagsilay ng pangkat ni Konsolasyon na nakalayo na ito, yun na ang naging hudyat sa kanila para paslangin ang lahat ng mga nilalang na umaaligid sa buong paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, paglabas nila sa hangganan ng kanyang lupain, agad naman nilang pinagpapaslang ang mga ito gamit ang kanilang mga mahihiwagang armas. Hindi na nakapalag ang mga engkantong yon sa kadahilanang nasurpresa ang mga ito sa ginawang pag-atake ng pangkat nila Konsolasyon. Maya-maya pa, pagtahimik ng buong paligid, doon nila nasilayan ang iilang mga aswang na mabilis na bumubulusok patungo sa kanilang kinaroroonan. Paglapag ng mga ito, agad naman yung nagpalit ng anyo habang patuloy na umaangil. Nang masipat naman yon ni Konsolasyon, dala ng kanyang matinding galit sa mga nilalang na yon, inabisuhan niya ang mga albularyo na huwag nang tumulong pa. Ayon sa kanya, kayang-kaya na niya ang mga ito ng mag-isa. Nang marinig naman ng mga albularyo ang kanyang sinabi, agad naman yung nagsiatrasan pagpapakita ng pagsunod sa nais niyang mangyari. Pagsilay naman niya sa ginawa ng mga ito, muli niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng mga aswang habang unti-unting binubunot ang kanyang mahiwagang kampilan. Tingnan mo nga naman, ang dibinong ayaw malagasan ng kasama. Masyado na bang masakit para sa iyo ang mamatayan ng mga albularyong nakikiisa sa paniniwala mo? Huwag ka mag-alala, dibino. Lahat sila mabubuwal bago ka tuluyang mamatay. Wika ng isang aswang na animoy pinuno ng kanilang pangkat. Pagkarinig naman ni Konsolasyon sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinugod na siyang naging sanhi upang salubungin din siya ng halos humigit sa 10 aswang na kasalukuyang nagmamasid. Paglapit ng mga ito, agad naman niya yung nilapatan ng mga tigalpo at panggapos gamit-gamit lamang ang 5 buhay na salita. Nang may isa katuparan na niya ito, walang awa naman niya yung pinagtatataga hanggang sa tuluyan ng mahati ang katawan ng mga nilalang. Sa isang iglap, tanging ang natira na lamang ay yung nilalang na humawak sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, bakas sa mga mata ng nilalang na yon ang matinding takot. Sinubukan pa nitong magmakaawa sa kanya pero walang ibang nararamdaman si Konsolasyon kundi ang hangaring patayin ito. Pagharap nilang dalawa, dahan-dahan naman niyang ibinalik ang kanyang kampilan sa hawakan nito habang seryosong nagwiwika sa nilalang nang, "Kaya kitang patayin kanina kahit ilang ulit pa. Ngayong ikaw na lamang ang natira, patunayan mo sa akin ang iyong sarili. Ipakita mo kung gaano kalakas ang isang pinuno ng mga aswang." Matapos naman yung mailahad ni Konsolasyon, bigla naman siyang inatake ng nilalang na yon. Subalit bago pa tumagos sa kanyang balat ang matatalas nitong mga kuko, bigla na lamang yung naagnas. Dahil sa pangyayaring yon,
Buong puwersa namang sumunggab sa kanya ang nilalang na yon, pero nagawa rin yung mapigilan ng harang na pumapalibot sa kanya. Nang mapagtanto ng aswang na wala siyang panama sa kapangyarihan ng dibino, hindi na ito nagdalawang isip pang lumipad papalayo sa lugar. Subalit, bago pa man niya maiangat ang kanyang dalawang paa sa lupa, nagawa na siyang mahawakan ni Konsolasyon. Pagbalibag niya sa nilalang na yon, napasigaw lang naman ito ng napakalakas habang unti-unting kumakalas ang kanyang wisyo. Nang mahimatay na ito, mabilis din naman yung iginapos ni Konsolasyon para hayaan ang araw na kumitil ng buhay nito. Sa pagsapit ng umaga, nadatnan na lamang nila ang kalansay ng nilalang na halos buto na lamang ang natira. Upang wala roong makakitang pangkaraniwang tao, dali-dali naman nila yung ibinaba sa puno, sabay libing sa ugat nito. Matapos nila yung gawin, agad naman silang naglibot sa hangganan ng kanilang lupain para ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay. Si Konsolasyon naman noon at ang dalawang matandang albularyo tumungo sa baryo para magmasid. Matagal-tagal na rin silang hindi nakakapunta sa lugar na yon, kung kaya't habang papalapit sila, mas lalo nilang pinag-igihan ang pagmamasid sa paligid. Nang marating na nila ang sentro, doon bumungad sa kanila ang laki ng ipinagbago ng lugar. Akala nga nila noon, nasa ibang baryo sila buhat sa kanilang mga nakikita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon nila nasilayan ang iilang mga manlalason na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa estado ng mga ito, parang meron yung pakay sa kanila, kung kaya't minabuti nilang manatili sa lugar na kanilang kinatatayuan. Paglapit ng mga ito, bakas naman sa pagmumukha ng mga ito ang galit na animoy meron sila roong nagawang hindi kaaya-aya. Pagsalita ng babaeng manlalason, agad namang napansin ni Konsolasyon ang mga lason nitong ipinadadaan sa hangin. Bago pa man yun lumapat sa kanyang katawan, binantaan na niya ang babae na kung sakali mang lumapat yon sa balat niya at nakaramdam siya doon ng kakaiba, huhugutin niya ang ulo nito sa mismong katawan nito. Nang marinig ng kasama nitong manlalason ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong nilapitan gawa ng hindi nito nararamdaman ang umaapaw na presensya sa kanyang katawan. Walang sabi-sabi, bigla siya nitong sinubuyan ng napakalapot na likido sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang mandilim ang kanyang paningin. Pag-atras ng lalaking yan, mabilis naman siyang umihip ng espiritual na palaso sa kanyang kamay, sabay tarak nito sa likurang bahagi ng manlalason. Ang nilalaman ng palasong kanyang binitawan ay ang mismong lason ding isinaboy nito sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang nanghina ang lalaking yan hanggang sa napaluhod na lamang ito sa kinatatayuan nito. Nang akmang lulupasay na yon sa lupa, matapang namang hinawakan ni Konsolasyon ang kwelyo ng lalaki habang seryosong nagwiwika rito ng "Sa susunod, kilalanin mo ang binabangga mo. Umalis ka na, baka magkalat ka pa rito." Matapos niya itong mailahad, dali-dali namang nagsilayo ang mga manlalason habang nananatili yung nakatitig sa kanya. Sa pagkawala nito, agad namang lumapit ang dalawang albularyong kasama niya para kausapin siya. Ayon sa mga ito, napakalaki na ng pinagbago ni Konsolasyon. Hindi na yon ang dibinong dati nilang kilala dahil sa napaka-agresibo nitong pag-uugali. Dagdag pa ng isang albularyo, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita nila itong gumalaw ng walang pagpipigil. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya roong inilahad na wala na silang panahon para maging mabait sa kanilang mga aksyon. Nasa kasagsagan sila ng digmaan
kaya dapat lamang nilang ipakita ang kanilang kabangisan. Dagdag pa niya na, dahil sa kapabayaan niya noong nakaraan, kung kaya't marami na sa kanilang hanay ang nagbuwis ng buhay. May panahon tayo para sa mga bagay na yan. Ngayon, ang nais kong gawin ninyo, ituring yung kaaway ang mga kaaway. Wala kayong pakikitaan sa kanila ng awa sapagkat sila ang dahilan kung bakit namatay ang ating mga kasama. Ito ang tandaan nyo. Kung kayo ang malalagay sa bingit ng kamatayan, paniguradong hindi rin nila kayo bibigyan ng ikalawang pagkakataon para mabuhay pa. Mga halangang kaluluwa nila, dapat lamang silang ibalik sa impyerno. Dagdag pa ni Consolacion. Matapos ang pangyayaring yon, minabuti na nilang ipagpatuloy ang kanilang pagmamasid. Pagdating nila sa dulong parte ng baryo, doon bumungad sa kanila ang iilang mga kubo na nakatirik sa ilalim ng puno ng mga nyog. Sa estado ng mga ito, tila bang purong mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang naninirahan sa lugar na yon. Bukod kasi sa hindi ito gaanong nasisinaga ng araw, nagkalat rin sa paligid ang iba't ibang uri ng salot. Ayon pa kay Consolacion, na sa kanilang pagmamasid sa lugar na yon, hindi nila maipagkakaila ang dami ng mga kaluluwang sumasabay sa simoy ng hangin. Ang mas nakakabahala pa ay ang mga kaluluwa ng batang pinatay ng mga nilalang. Dahil sa kanilang mga nakita, doon nila naunawaan na matagal nang lumalaganap sa lugar na yon ang mga pinakawalang salot ng mga aswang. Habang papalapit sila sa mga kubo, unti-unti naman nilang napapansin ang iilang mga taong nagmamasid sa loob nito. Alam nilang may mga tao sa lugar na yon dahil sa mga kulay pulang matang kanilang nakikita sa mga siwang ng bahay. Pagdating nila sa pinakagitna nitong bahagi, hindi na nagdalawang isip si Consolacion na itarak doon ang kanyang kampilan. Sa pagbao ng talim nito sa lupa, taimtim naman niya yung dinasalan na siyang naging sanhi upang mawala ang lahat ng salot na umiikot sa buong paligid. Ultimo yung mga puting usok na pabigla-bigla na lamang nilang nasisipat, hindi na rin nila nakita pa. Nang may sakatuparan na niya ang bagay na yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang para lumabas sa kanilang mga kubo. Pagbukas nito ng mga pinto, agad namang tumambad sa kanila ang tig-aapat na miyembro kada pamilya. Limang bahay sa lugar na yon, kaya 20 katao ang pumalibot sa kanila. Nang mapagtanto naman ni Consolacion na nasukol na sila ng mga ito, dahan-dahan naman niyang ibinaba ang kanyang balabal na siyang naging sanhi upang lumaganap sa buong lugar ang presensya ng isang dibino. Pagramdam naman ng mga nilalang na yon sa aura niya, napapikit na lamang ang mga ito habang nagwiwika ang pinakapinuno sa lugar ng... Napakasarap talaga ng presensya ng dibino. Parang bagong silang na sanggol. Ano kaya ang lasa ng mga katulad mo? Nang marinig naman ni Consolacion ang sinabi nito, matapang na sumagot naman siya doon ng... Hanggang sa ikaw ay mamatay, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na matikman ng kahit isa sa amin. Wala ka pa sa antas para maghangad ng ganyang pagkain. Kasabay ng pagwika ni Consolacion, ay ang mabilisan naman niyang paglitaw sa harapan ng nilalang. Bago pa man ito makagawa ng anumang pag-atake, tumarak na sa dibdib nito ang hawak-hawak niyang kampilan. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang tinadyakan ng nilalang na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa na nag-aagaw buhay. Nang masipat naman yon ang isa nitong kasama, walang pagdadalawang isip naman siya nitong sinunggaban kung kaya't napilitan ng makisali sa digmaan ang maharlikang engkanto. Pagkahawak nito sa kamay ng aswang, agad naman niyang binaliktad ang kakayahan niyang gumaling upang maging mas mapanganib ito sa kanilang mga kalaban.
Sino man ang mahawakan ng maharlikang engkantong libon, magiging bato ang buong katawan nito. Pagbungad sa kanila ng estatwa ng isang aswang, agad naman yung winasak ni Consolacion habang patuloy na pinagmamasdan ang lahat ng aswang na nasa paligid. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang ipinakitang kakayahan at paninindak sa kanilang mga kalaban, na natili pa rin walang puwang sa wisyo nito, ang sumuko. Imbis na iligtas ang kanilang mga sarili, nagtulong-tulong ito para pabagsakin ng dibino. Ngunit dahil sa mababa ang uri ng kanilang mga kakayahan, kung kaya't hindi naglaon, lahat sila ay nalipol. Matapos maubos ni Consolacion ang lahat ng nilalang na naroon, minabuti na nilang umalis sa lugar. Pagbalik nila sa kanilang kuta, tinanong nila ang mga albularyong nagbabantay kung nakabalik na ba itong si Uben. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, umanga lang naman ito, hudyat na hindi pa dumarating ang kanilang hinihintay. Makalipas pa ang ilang minuto, wala silang ibang ginawa kundi ipagpatuloy ang kanilang pagmamasid sa buong lugar. Habang binabalot ng katahimikan ang buong paligid, unti-unti naman nilang nararamdaman ang animoy pag-aangil ng napakaraming nilalang sa kabilang dako ng bukid. Sa puntong yon, aminado si Consolacion na naghahanda na ang mga ito para atakihin ang kanilang kuta. Sa paglalim pa ng gabi, nanatiling wala pa rin itong si Uben. Bagaman alam nilang malakas ito, hindi pa rin yun sapat upang makampante sila sa kasalukuyan nitong kalagayan. Bukod kasi sa nag-iisa lang yun sa lugar ng kanilang kalaban, hindi pa sila sigurado kung magagawa ba nitong makauwi ng ligtas. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, bigla namang tumahimik ang mga naririnig nilang ingay at kasabay nito ang pagsilay nila sa isang bundok na dahan-dahang nagkakaroon ng mga sigang gumagalaw. Bawat isa sa mga nilalang na may hawak dito, pansin na pansin nilang hindi pangkaraniwan ng laki dahil sa halos sumagi na ang mga hawak nitong sulo sa mga sanga ng matataas na puno. Nang masipat naman nila Consolacion ng mga nilalang na yon, dali-dali naman silang naghanda upang hindi na umabot ang pangkat nito sa baryo ng mga tao. Makalipas lamang ang ilang minuto, kargado na sila ng matataas na bakod at puder sa katawan, maging mga kalasag na gawa sa buhay na karunungan. Tangan-tangan na rin nila ang iba't ibang uri ng sandata para mas madaling mapuksa ang kanilang mga kalaban. Sa pagbagtas nila ng daan, paulit-ulit namang binabanggit ni Consolacion ang kanilang rason kung bakit sila makikipaglaban. Ayon sa kanya, alang-alang sa mga taong umaasa sa kanila, kinakailangan nilang ibuwis ang kanilang buhay. Dagdag pa niya na, kahit wala mang makaalam sa kanilang ginagawa, ang mahalaga, magawa nilang maprotektahan ang sa kanila'y naniniwala. Nanindigan din siya na, isa na rin yon sa kanilang mga pamamaraan upang mabigyan ng hustisya ang mga pumanaw nilang kasama. Tandaan niyo mga kaibigan, ito na ang takdang panahon para lumaban tayo sa alam nating tama. Ihanda niyo ang inyong mga sarili sapagkat digmaan ang ating pupuntahan. Hindi ko man maipapangako na uuwi kayo ng buhay, isa lang ang masisiguro ko, kasama niyo akong mamamatay. Uwi ka ni Consolacion sa mga kasama niyang albularyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, buong lakas naman yung nagsigawan pagpapakita ng kanilang katapangan. Sa pagdating nila sa labas ng lupain ni Consolacion, doon bumungad sa kanila ang mga dambuhalang nilalang na binubuo ng iba't ibang lahi at uri. Bawat isa sa mga ito, nanggaling sa mga malalalim na parte ng gubat kung saan hindi na napapasok ng mga pangkaraniwang tao. Naniniwala rin si Consolacion na ang mga nilalang na yon ay purong mga masasama. Bukod kasi sa mga nakakapangilabot nitong wangis, matagal na rin niyang alam
ang tungkol sa palihim na pamumuhay ng mga ito. Dagdag pa niya na buong buhay niya, bibihira lang siya makakita ng ganoong uri ng engkanto. Ayon kay Consolacion, kabilang sa mga engkantong kanyang nakita noong mga oras na yon, ay ang lahi ng mga anok, sudak, mga itim na lakan at mga diwata ng kadiliman. Bawat isa sa mga ito may tangan-tangang mga alaga na mas lalong nagpaparami ng bilang ng kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng kwento, maraming magaganap na hindi talaga lubusang inaasahan. Okay, ito na, yung nalalapit na bakbakan, no? Gusto ko lang mag-sorry, no, sa inyo kasi nasa email ko nasa 20 plus eh. Tapos ang meron lang laman, siyam. So, the rest ng kwento nito ng asawa ni Satanas, walang laman yung email. Hindi ko alam kung sinadya ba yun ng sender natin na blanco o may mga hidden na message doon na hindi ko alam eh. Kasi nga, sobrang brutal ng kwento na to eh. Pero yun nga, gaya nga sinabi ko, siyam lang yung may laman. So, ang pinangako ko, nasa 20 plus to. Pero yung totoo, nasa 9 episodes lang to. So, after nitong 7, last 2 episodes tayo. Kaya, pinapayuhan ko kayo na huwag nyo nang ipunin. Idire-diretso nyo na lang ng pakikinig kasi hindi matatapos tong linggong to na tapos na tong kwento na to. Kaya para makahabol kayo, pakinggan nyo na mula episode 1 kasi bigla na lang lalapag yung episode 8 tsaka 9. O baka nga gawin kong isang bagsak na lang eh para isang mahabang pakinigan na lang. Kaya yun, pahintay na lang ako. Ngayon, lapag-lapag muna tayo ng mga one hit para habang inaayos ko yung finale. Pinag-iisipan ko kung pagsasamahin ko na sa isang episode para nga namang hindi kayo mabitin. Yun lang. Pahintay na lang ako. Salamat.